What is up? Good morning mga tropa. Napagandang umaga sa ating lahat, oh. Sobrang init. Maaga pa pero ang init na. So anyway, so gusto ko lang i-share ngayong araw, no, yung nangyari sa motor natin. So kung napakinggan nyo yung intro natin, yung video sa intro natin, di ba parang kala mo kuliglig, eh. Kala mo may kuliglig tayo na dali. Yan yung tunog ng motor ko for the last I think 2 weeks na. Pero ngayon napaayos na natin, kaya wala ka nang maririnig na kuliglig. So gusto lang i-share, ano ba yung naging reason, no? Bakit nagkaroon ng ganung sound, ng ganung tunog yung ating motor? So ayun na nga. Oh, galit. Wow ka! Grabe makabusina. So gusto ko lang i-share sa inyo, no, kung bakit nagkaroon ng ganun. 2 weeks ago, Sunday, ginamit ko yung motor ko. So yun na nga, napansin ko, sabi ko, ba't po parang ang lakas ng tunog? Ang naging reason nga is yung tensioner natin lumuwag na. So pumunta ako ng Baliwan nung nakaraang Linggo. Ay hindi, Sabado, pina-check ko. Kasi akala ko pang gilid lang, baka mamaya basag-basag na yung ano natin, flyball, or may problema, o may lumuwag lang na tornilyo sa CVT natin, ganyan. So hindi naman. So ang nangyari, tensioner, siguro sa tagal na, dahil hindi naman napapalitan pa to, in 5 years may get, hindi pa naman napapalitan yun. Kaya siguro sa katagalan, bumigay na rin siya. Lumuwag ganyan. Kaya so kung may maririnig kayo na ganyang to klase ng tunog sa motor nyo, especially in UI-125, alam nyo na kung ano yung magiging or ano yung naging problema, di ba? So ang tensioner is around 450 pesos. Okay, tapos may labor siya na 300, yan. So gagastos kayo dyan more or less mga 700 plus, depende sa shop. Pero kung gusto ko dyan talaga na maayos kumuha, punta kayo sa Baliwan, kay Boss Ronel. Sa mga taga Paranaque, kilala nila si Boss Ronel. Sa unahan lang siya ng ano, sa unahan lang ng City Hall ng Paranaque. Hanapin nyo siya, siya gagawa nyan. Malupit na mekaniko yun. So isang mekaniko lang kasi pinapagawa ko sa motor ko, para alam mo na, yung kamay, isang kamay lang. Meron kasi pag maraming ano, eh, marunong, minsan yung isang problema after mga ilang araw, iba na naman ang problema. So pasibiti cleaning na rin ako, tapos change oil. All in all, siguro nagastos ko doon mga 1.6. Yan. Ang sabi na yung takbo, wala ka na marinig. Kasi nga lang, syempre, parang manghuhula ka na naman kung ano yung susunod na mangyayari. Ano yung susunod na magiging problema ng motor. Kasi pag sa loob ng makina, doon tayo medyo nangangapa, eh. Unlike, di ba, sa labas, mga outer parts ng motor natin, syempre, makita lang natin. For example, yung gulong, makita mo lang na pudpud na. Syempre, alam mo na yan, poop. Papalitan mo na agad, di ba? Mirror mo kung basag or lost thread, papalitan mo na rin. Busina, kung hindi na maganda yung tunog ng busina, syempre, papalitan mo na rin. Alam mo na kung kailan mo kailangan palitan, alam mo kung kailan mo kailangan budgetan, pero pag kasi sa loob ng makina yung problema, sa loob ng makina na yung nagkakaroon ng error, malfunction, ganyan, hindi mo alam, eh, kung ano yung dapat palitan. So manghuhula ka pa, saka yung gastos, di mo alam kung magkano, di ba?
Kaya naman, ang maganda dyan is maglagay ka ng pondo, magtabi ka para sa motor mo. Kung may trabaho ka ngayon, siguro pa paunti-unti, 500 ganyan, para dun sa mga unexpected na pwede mangyari sa motor mo, at least, di ba? Meron kang pambayad, meron kang mabubunot. Meron kasi pag wala kang wala kang pera, wala kang mabunot. Gaya ni tatay, nakausap ko dun na nagpagawa ko ng linggo. Hindi niya akalain na magkakaproblema siya dun sa motor niya. So kung wala siyang nakatabing pera, wala siya pambayad. Meron mong gumagasas siya ng 8,000 mahigit para lang magawa yung motor. Oh. So every sahod niya, tinatabihan niya ng 2,000 para for unexpected na pwede mangyari sa motor. At least, di ba? At least mayroon kang makukuha, may bububunot ka kaagad. So yun lang din naman yung maipapayo ko, nasa tingin ko naman na makakatulong siya. Lalo na sa mga motor yung para pinakapuhunan, motor yung pinaka source of income, di ba? Mga courier natin dyan, mga MC taxi, ganyan. So mahirap kasi magka-problema yung motor nyo, apektado pati yung hanap buhay, di ba? Kaya ako sa inyo, yun, maglagay kayo ng funds para sa motor nyo, magtabi kayo. Kahit pa magkano lang, importante, pag nagka-problema yung motor mo, may maduduko tayo, may makukuha kang pambayad, pambiling pyesa. Alright, so yun, so yun lang yung may share ko ngayong araw, no? At least yung motor natin okay na. Woo! Sabi na ulit ang takbo, pwede na ulit mag-rides. Pero okay lang din naman ha, kahit nag-commute. Totoo lang, okay lang din naman, masarap mag-commute. May time kasi na pwede ka maglakad lang, lalo kung malapit lang yung workplace mo, lakarin mo lang tapos tricycle ka na papasok. Alright, so yun lang mga brother, no, mga tropa, mga pare ko eh. Sige sa panonood sa video na to, and hopefully nakatulong tong video na to sa'yo. So anyway, hanggang dito na lang muna tayo, and maging mabuti tayong tao sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. So rise safe always mga brother. Peace out.